Pisahan ho natin itong reaction muna ni Vice President Lenny Robredo patungkol po doon sa nabalitaan na po ba ninyo na naglabas na ng ruling ang Korte Suprema. Pero ito po, kailangan muna nating mabasa ng mabuti. Dahil yung mga nagpapaliwanag, buhol-buhol eh, iba-iba mga paliwanag at inyong mababasa ngayon. Ha? Dahil kanina lang ito inilabas, mga kaibigan. So, sa pagkakaintindi ni Vice President Lenny Robredo, ito yung desisyon ha, na ibinaba ng Korte Suprema patungkol po doon sa pag-question sa constitutionality ng anti-terror law, mga kaibigan, na ang author ay si presidential candidate Senator Ping Lacson, mga kaibigan. Ayon ho dito sa pahayag ni Vice President Lenny Robredo, sinabi niya na today's Supreme Court advisory, yun daw pong inilabas na pahayag ng Korte Suprema ay mentioned two provisions. May binabanggit na bumabanggit sa dalawang provision. Among many, ha, ilan sa maraming provision na idinulog ho, ng mga nagpetisyon laban sa anti-terror law. Ang sabi niya, we are hopeful. Tayo ay umaasa that the rest of these concerns ng iba pa sa mga concern, alam niyo na yung concern, hindi ba? Ano ba sa Tagalog yung concern? Binabanggit dun sa kaso, yung mga tinutukoy sa kaso, will be substantially resolved. Maasa raw na yung iba pang mga binabanggit ng mga petitioner ay mariresolba rin. Ha? Magagawan din ng kaukulang resolusyon sa isang full decision, mga kaibigan. Ang sabi niya, we remain steadfast o matatag. Ha? Nananatili tayong matatag in our position sa ating paninindigan. Ano yung paninindigan na yun? Para kay Vice President Lenny Robredo, ang sabi niya, any anti-terrorism legislation, ha? Anumang batas, ha? Tungkol sa kontra-terorismo, ha? Must truly address, ha? Ay dapat tugunan, mga kaibigan, ang root causes, the root causes o yung mga ugat na kadahilanan ng terorismo. Parang naalala ko tuloy si Ninoy, di ba? Noong nagtalumpati si Ninoy sa LA, yung mahaba, putol-putol yun eh. Isa yan sa binanggit niya, di ba? Na kaya siya sa kanyang pagbabalik ay gusto niyang makausap si Marcos dahil yun na naging usapan nila ni Imelda para bakit nagpapatayan ang mga Pilipino. Yun ang sabi ni Ninoy. Hindi, kailangang alamin natin ang dahilan. Ha? Sapagkat mga Pilipino yan eh. Laban sa Pilipino. O ito rin yung sinasabi ngayon ni Vice President Lenny Robredo. Ang dapat na alamin eh yung ugat. Ang ugat niyan, alam niyo na kung ano dahilan eh. Kawalang katarungan at yung mga kawalang hiyaan ng mga namumuno sa pamahalaan. Yan ang talagang root cause niyan, mga kaibigan. Tapos, ang sisisihin mo yung publiko. Hindi ba? And should not be used at hindi dapat gamitin bilang pretext. As a pretext o pagkukunyari, ha, to stifle o sikilin
para sikilin ang kalayaan sa pagpapahayag or legitimate dissent o yung mga lehitimong pagtutol. Di ba? Mga kaibigan, yan o, maigsi lang yung, kasi siguro, hindi pag-aanong nabasa yan ni Vice President Lenny Robredo at ang sinasabi ho ngayon sa balita, dalawa lang yung provision na inaddress doon ng Korte Suprema na idiniklara nilang unconstitutional. Pero sinasabi nitong mga nasa legal profession na kwanho, yun daw ay dapat ikagalak lalo na ng mga mamamahayag dahil maipagpapatuloy na nila ang kanilang mga kwanho, misyon o kanilang pagtupad sa kanilang trabaho nang wala silang pinangangambahan. Idiniklara yun na unconstitutional at labag sa press freedom. Kung totoo sino, hindi lang media. Kung totoo yan, kasi hindi pa ho nga natin nababasa in full yung pong yung decision o kaya yung mahalagang nilalaman ng desisyon. Kailangan maintindihan muna natin yan. Lalo na tayo, hindi naman tayo abogado. Ha? Mga kaibigan, kung yung mga abogado nga, nagkakabuhol-buhol ang paliwanag, hindi natin maintindihan, may nagsasabing wala raw kwenta yan. Ha? Hindi raw, baliwala daw yung desisyon na yun ng Korte Suprema. Tsaka, bakit idideklara mo nga naman na dalawang provision, di ba? Dapat idiniklara mo unconstitutional mismo yung buong batas, di ba? Para baguhin na lang, mga kaibigan, kaysa gugulo pa yan eh. Ngayon ho, yan ang ating munang pag-aaralan at saka na tayo magbibigay ng ating pahayag dyan dahil mahirap po ang sabi pa nga ng Korte Suprema, antayin nyo muna yung interpretasyon diyan bago kayo magsalita, hindi ba? Antayin nyo muna. Meron pahayag na gano'n na nabasa ko eh sa isang artikulo na lumabas din kanina. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam nyo, imalimit din natin sinasabi, common sense. Akala natin karunungan yung magkaroon ka ng common sense, di ba? Yun ang sinasabi natin, kahit na hindi ka mang nakatapos ng pag-aral, basta may sentido kumung ka, mas nakalalamang ka kaysa nag-aral na walang common sense. Ang sabi, meron namang observation kasi, yan daw common sense, sabi sa English ha, common sense is not a gift. Ito, pinos ni Bobet Bernadas ito eh, yung magaling na musician eh. Is not a gift. Hindi raw ito, karunungan, di ba? Bigay na karunungan. It's a punishment. Yun yung isang masamang epekto ng common sense naman, di ba? Ano pala yan? Parusa. Ha? Because, ito na, you have to deal with everyone who doesn't have it. Pag ikaw may common sense ka, para ka rin naparusahan. Yun ang ibig sabihin. Bakit? Kasi, ang lagi mo makakaharap, ha, mga kaibigan, puro walang common sense, di para kang pinarusahan. No? Nakakainis yun, di ba? Nakakainis yun. Isipin mo, lahat ng makakausap mo, mga BBM, ha, Duterte-ning, di ba? Is corrupt. Naku po, mga kaibigan, puro walang common sense yan. Lalo na, Pacquiao.
Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. At yung mga ito nakakakita ng pink ribbon LED light natin, mga kaibigan, yan po yung mga interesado makabili, merong mas malaki diyan na at merong mas malaki pa. Yung mas malaki diyan, pwedeng ilagay sa pasad ng bahay. Ito, pwede sa pinto, pwede rin ho ito sa kotse. Oh, meron hong pangkotse niyan, yung kanyang saksakan, ano ho, mga kaibigan. Sa mga nais po na makabili niyan ay para magkaroon kayo ng Lenny Christmas. Ha? Ngayon, si Engineer Roland Cruz, kontakin po ninyo sa 0922-890-9165. Ang address po nila, 1430-A Oroqueta Street, Santa Cruz, Manila. Ayan po. At tayo po ay wala ng oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Ang pag-ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang gabi, Pastor Apollo! Keep alive! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana. Bawat kaibigan na totoo.